Santo, nako, usaping kapitbahay po tayo. Ako po ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin, of course, Attorney Noel Del Prado. Hello, Kapunto Noel. Good morning. Hello, magandang araw, Mare. Kapuntong Mare at lahat ng ating mga kapuntong nakatutok ngayon sa atin. Kapitbahay ng pag-uusapan natin. Nako, alam nyo po, ang kapitbahay natin, dapat good friend natin. Pero may mga pagkakataon, minsan hindi tayo nagkakasundo ng kapitbahay natin sa maraming bagay. Okay, itong pag-uusapan natin, yung may puno si kapitbahay na napakalaki, na lahat ng sanga at saka lahat na lang ng mga dahon-dahon na pupunta sa kapitbahay niya. Eh syempre, bawal naman talaga magputol ng puno. Ano? At maganda naman talagang may puno sa ating kapaligiran. Pero minsan, perwisyo, sabihin na natin. Pwede dahil sa puno na yon maakyat yung bahay niya. O kaya dahil sa punong yon abay, paglaglag ng sanga ay nakadanyos ng bahay. Or, pwede naman lahat na lang ng ginawa araw-araw, wala nang ginawa yung kapitbahay, kundi magwalis dun sa mga dahon na nalalaglag. So, ang maganda talaga dito ay magkasundo. Pero syempre, minsan may mga pagkakataong alam natin dapat ang batas, ano nga ba ang tama, ano ang mali. Attorney Noel, ikaw nga ang magpayo sa ating mga kapunto. Okay, Mare, siguro tama ka na kumbaga napakaraming ganitong kaso kasi talagang meron tayong mga batas na sumasakop at very specific sa mga puno ng mga magkakapitbahay. Parang napaka, kung totoo siya, napakaliit na bagay, pero bakit kailangan pang magkaroon ng mga batas? Pero ang malinaw, Mari, sa lahat ng binanggit mo, para maiwasan yon, ang paunang paalala sa atin ng batas, dapat hindi tayo magtatanim ng napakalapit doon sa tinatawag nating property line or dividing line ng ating mga estates o yung mga lupa o yung mga cut ng lupa. At sabi ng batas, kailangan may distansya na at least 2 meters. So kung magtatanim ka man, yan ay dapat 2 metro ang layo doon sa dividing line yung nakapitbahay para Mari maiwasan yung mga yun, yung pagpulog ng dahon, yung mga overarching na sanga. So meron talagang batas na nagsasabing ganon. Oo. Alright. Ngayon, attorney, paano kung existing na yun? Nung dumating silang lahat, nandun na ang puno. Eh, bawal talaga magputol ng puno ngayon, lalo na kung malalaki yung puno. So, ano ang mangyayari doon, attorney? Eh, sabi ng batas, Mare, specific din to. Sabi niya, the provisions shall also apply to trees which have grown spontaneously. So hindi lang ito yung sinadya mong itanim, pati yung mga hindi mo sinasadya na tumubo na lang dyan. Kumbaga, yung iyong kapitbahay ay magkakaroon ng karapatan na ipatanggal yan. Sabi, every landowner shall have the right to demand that trees planted na shorter distance ay bunutin o i-uproot yan. Oo, i-uproot. So may karapatan. Pwede ba yan sa DENR? Oo, ipapaalam mo pa rin, pero kumbaga, malino na may karapatan yung kapitbahay mo na mapeperwisyo dahil ang pagtatanim, whether sinadya o hindi sinadya, yung pagtubo ng puno dyan ay less than 2 meters. So may karapatan yung kapitbahay na napeperwisyo na ipatanggal ang punong yan. Plain and simple. At Mare, dito, hindi lamang yung mismong puno ang nagiging problema. Minsan, yung mga sanga ay lumalampas talaga doon sa property line o doon sa hatian ninyo. Doon, may karapatan din yung kapitbahay mo na sabihin sa'yo na putulin mo yung mga sanga na lumalampas dyan. Mm-hmm. Pero, kung tatanggi yung may-ari ng puno, kasi siya yung may obligasyon na putulin yan, pwede na ngayon putulin noong kapitbahay na nilampasan ang property line. Okay. Attorney, ang sarap ng mangga kasi. Dito naman sa akin yung ibang bunga nasa kapitbahay. Eh, yun pala, ginagawang hanap buhay nung may-ari. Kinukuha niya lahat ng mga bunga. Pwede ba yun? Eh, dito, Mari, sa hiwalay na provision, pero sa same section ng civil code, nakalagay yung trees. Pero ito, Mari, kailangan naturally falling. Ibig sabihin yung mga
natural na nahuhulog. Hinog na. Hindi ka pwede pa rin kumuha. So, dapat yun ay sa iyo na. Doon sa... Pag nalaglag sa'yo, hindi na. Pero pag hindi nalalaglag sa'yo, kahit na nandudun yung sanga at nakita mong ang sarap-sarap ng mangga, pero nandudun pa rin sa may puno, hindi mo pwedeng angkinin. Pero yung may-ari ng puno, syempre kung saan nakatanim yung puno, pwede niyang putulin yun kung ayaw niyang mapakinabangan ng kanyang kapitbahay. So kaya nga ang karaniwang kompromiso dyan, Mare, di ba? Titiisin mo yung mga kalat ng dahon, pero meron ka namang biyaya ng bunga kung hindi mo puputulin or hindi mo i-demand sa owner na putulin niya yung kanyang mga sanga na lumampas na. Pero Mare, iba yung batas pag pinag-uusapan naman yung ugat, yung sa ilalim. Di ba? Ito yung mga sanga at bunga, dahon sa ibabaw. Kapag pinag-uusapan naman yung mga ugat, karapatan nung kapitbahay mo na putulin yung ugat na lumalampas sa kanyang property. Kaya nga, yung distinction, pag sanga, hingin mo muna na putulin niya dahil siya yung may obligasyon, yung kung saan nakatayo yung puno. Pero pag tumanggi siya, yun, pwede mo nang putulin. Pero yung ugat na sumusobra, agad-agad, hindi mo na kailangan magpaalam. Pwede mo nang putulin niya nang wala ka nilalabag na batas. Okay. Well, anyway, sana may marami kayong natutunan sa amin ngayon ni Attorney Joel Del Prado. Please don't forget to like and subscribe para po makipagkwentuhan kayo sa amin ni Attorney Noel at marami kayong matutunan habang kami ay nagkwentuhan naman ni Attorney Noel. Di ba, Attorney? Opo, at lagi pong yung kwento namin ay lagi may nakasingit na puntong legal at laging nakasingit na aral na mapapakinabangan po niyo. Okay, hanggang sa muli po. Parting words, Attorney? Opo, ang tamang batas kaalaman, dapat nating panindigan. Hanggang sa susunod po, Monday to Friday, mga kapunto, 7:30 in the evening, ugaliin po. At para hindi kayo mahirapan, i-like nyo lang po at i-subscribe na para mag-notify po sa inyo kung kami po ay on-air na, diba? At hanggang sa muli, ako pa rin po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao, para sa... Puntong Igal. Bye, everyone!